our next set of questions will come from GP Anarcon of Freely Manila. Thank you po. Hello po, good afternoon and congratulations. First question for Directed, tuloy ko lang yung ano tawag dito, yung question about yung pag-evolve ng actors no, na napili ninyo. So, ngayon ba din, may nakikita na rin kayong parang mga changes on how they approach acting or mga nagbagong ugali. Charot, not naman for the worst, no? Hopefully for the better. Pero like, yung mga changes na nakita nyo aside from yun nga, yung pag-approach nila sa characters nila. Like, character-wise, sobrang nag-improve ba? Yeah, of course, ano naman ako, nasa pre-prod lang ako and nakikita ko lang sa post-prod lang din yung mga improvements nila. But like, for example, si Harvey, we know him as an indie actor. He was part of When Will It, right? And then naging independent after siya with Blue Room. And then ngayon, kumbaga, ito pinakilala ulit namin siya as a teen heartthrob or a young heartthrob. So, I think yung pinaka gusto ko kay Harvey dito is basically, and syempre si Riza naman, simula sa isang afternoon soap opera, di ba? So parang, kumbaga drama, very emotional scenes. So kumbaga, kayang-kaya nila yung mga drama at emotional scenes. Wala akong question doon, kaya nga sila yung nakuha as leads. Pero ang nakikita kong improvement sa season 2 is, aba, sumabay na rin sila sa mga kilig-kilig. So marunong yung lightness, kasi syempre yung age nila, hindi naman pwedeng drama lang lahat. Kasi kung drama lang, talagang isusugal ko sila, talagang manglalamon sila. Pero for this genre, na kailangan rin ng sweet scenes, ng kilig moments, na actually akala ng mga tao madali yun, pero mahirap yun talaga pag wala kayong connection ng partner mo at chemistry. Pero because they're good actors inaayos sila yung interpersonal relationships nila, in other words, nakuha yung kilig moments na hinahanap namin creatives for the characters of Jigs and Hope. Same way with the rest. Like for example, for season 2, ang character naman ni Atom, ni Ralph, at ay magkakaroon ng love team. And sabi nga ni Ralph, di ba, first serye niya, first show niya to, and then sa High Street din, drama rin naman yung High Street, although hindi talaga siya parang teeny bopper youth-oriented series. And right now, at si Beth, sabi ni Beth, kontrabida siya ni Loisa sa Love in 40 Days, sila yung love team sa season 2 na to ngayon eh. So they also have to like, parang kailangan explore yung personal relationship sila para magampan na nila yung role sila. So kumbaga, Jimps, kumbaga, wala akong masabi sa dramatic prowess, powers nila. But, you know, this is a youth-oriented series also, and there are light moments, there are scenes about friendship, about love. Yung meron kaming GL, meron kaming queer GL love story na sobraging nagtatrending at nagwa-viral. Gusto yung mga episodes na may GL, matataas din yung views nun. So I'm very happy also na very open sina Kay, sina Tani, sina Crystal, and si Juniper. I mean, this is their first show, and usually pag nagbaguhan ka, ayaw mong tumanggap ng mga queer-related characters, but they're so brave to accept roles na ganun, may mga kissing scenes, ganun. Na, di ba, yung parang, wala kayong problema sa mga swimsuit. Natatawa lang tayo kasi pag sabi ni Eric, sexy ako, swimsuit ako. Pero ang totoo, may hirap sa mga baguhan na pag mga baguhan ayaw mag-swimsuit. Ayaw ng mga love scenes, ayaw ng mga kissing scenes. Pero ginawa nila, not because gusto nila magpa-sexy, but because the story requires for it. Importante siya para sa kwento. So yun yung na-appreciate ko talaga. May appreciation na sila sa craft, and I'm sure Direk Kevin also saw it. So yun, James. Then, I say writing. Then Direk, kasi syempre, technically you had a hand no in their careers kung paano nagsimula. And then yun nga, si Harvey and si Ralph were successful in pagtawid sa more major roles in more major drama shows, di ba? So, generally na lang, Direk, what do you think is next for all of them? Mas marami pa ba tayong makikita ang makakatawid and mabibigyan ng mas malalaking characters in the future and shows? Well, definitely. Like for me, personally, since I'm the creative producer of Zoomers, syempre, ang pangarap natin may season 3 or may pelikula. Wow. Pero, of course, alam naman namin na ang purpose ng Zoomers is really to launch them.
And I just want siguro the, like, sinasabi naman namin sa kanila na, you know, like, for example, the Luis and Kay, they actually auditioned for Pamilya Sagrado in November, and they only had a parang call back in Feb. And I'm assuming the producer saw Sumers season one. That's why they were called back to Pamilya Sagrado. And that's what I, parang, that's what we envisioned. The producers, whether they're film producers or business unit heads of ABS-CBN or other TV5 or A2Z, when they see the show, they'll realize na, ay, pwede si ano ah, si Erica, oh, nagpa-sexy. Kaya-kaya niya yung tong role na ganito. So parang yun yung ano, or di kaya, ay, ang lakas ng follower ng Crispy ah, may pa-billboard ah, magagaling naman na artista. Bigyan natin ng ano, series, ng I Want TFC series, or i-cast natin sa teleserye, gano'n. So, lahat yun ay palaging vision namin at hindi naman magagawa yun kung palagin sa hindi rin nila, they don't also do the hard work. And I'm just happy they also did the hard work. Mm-hmm. Okay, and then last question na lang for Harvey and Ralph, no? Kasi kayo ngayon yun nakatawid sa more major roles in mas malalaking shows, no? So, meron bang learning from shooting High Street na nadala nyo sa Zoomers Season 2, or meron kayong practice from Season 1 na nagagamit nyo pa rin while shooting or while doing your character sa High Street? Siguro yung nadala ko from High Street, syempre, doon sobrang veteran na po talaga ng mga cast doon. Aminado po ako na medyo na-intimidate pa po ako minsan nung simula. But eventually, sa sobrang welcoming po nila at sa sobrang dami po nilang tinulong sa akin, mas naging comfortable na po ako sa harap ng camera, na kahit sino po maka-i-send ako, okay naman po. And I learned also na there are also very different directing styles that we also have to adjust to. So lahat po ng napipick up ko kay Direk Kevin, nadadala ko po sa High Street, or lahat po ng napipick up po kay Direk Onan, kay Direk Lino, nadadala ko din po sa nung nag-shoot kami ng Zoomer Season 2. So it's a very, very good experience, good learning experience for me. Kasi yun nga po, madami pa po akong matututunan. Madami pa akong gustong pinahan with this career. Saan ka punta? Sama kami. Harvey. Ako po siguro, ang pinaka natutunan ko from working on a teleserye like High Street is you need to adapt. Minsan may mga revisions sa script na dinadala naman sa GC na hindi mo nababasa, na hindi mo nabasa, hindi mo alam yung revision. You really have to learn it right there, moments before you take the scene. So, yung mga small moments like that that you really need to learn as an actor. So, syempre, iba yung format namin sa Zoomers, sa teleserye. We had, dito sa Zoomers, we had the luxury of being able to finish the whole show before it aired. Sa pag-teleserye kasi, you know, makakabako ko naman ng mga episodes, pero at some point, hahabol din yung airing sa taping niyo. So, you really need to learn how to adapt, how to learn your lines quickly. And like Ralph said, learning how to adapt with different directors. Because each director has a different directing style. And you really need to deliver. It doesn't really matter what directing style it is. Because you need to deliver. Alright, thank you! Thank you! Thank you.